Hello, Mamshies. Kamusta kayo? Gusto ko mag-share sa inyo. May ikukwento lang ako na medyo serious side na pangyayari. So, yun nga, diba, sinishare ko sa vlog ko na ako ay nag-work from home. Sinishare ko sa aking weekly vlogs na ako nga ay may side hustle, which is ako ay nag-start na mag-work from home. Alam nyo, mga Mamshies, ewan ko kung anong meron ngayong araw. Parang feeling ko ang tagal-tagal ng oras. Alam mo yung gumigising ako na pinaplano ko yung araw ko. Nagsiset ako ng mga daily reminders or hourly reminders para sa aking araw. Kung ano yung mga dapat kong gawin, kung ano yung, alam nyo na, kung ano yung mga kailangan kong tapusin sa araw na yun. So for example na lang sa araw na to, marami akong nakaplana na gawin. Pero alam nyo yun, after ng aking work from home shift, parang naisip ko na sobrang pagod na akong para mag-move forward dun sa kailangan kong gawin, specifically sa aking business. Kasi, ewan ko anong meron, siguro nakakain na ng oras ko, lahat ng oras ko na ibibigay ko na dito sa aking work from home, to the point na minsan napapagod na akong mag-move on naman sa business after ng aking shift. So, alam ko magigets ako ng mga fellow mompreneurs ko na at the same time may side hustle or may 9-to-5 job. Kasi full-time po yung aking work from home. So, napaka-thankful ko. Sobrang thankful ko kay Lord na ipinagkaloob niya sa akin itong work from home na to, dahil hindi ko na kailangan mag-travel or bumiyahe papunta sa office. So, pagising ko, ayan, buksan ko lang yung computer, mag-work lang ako afternoon. Ayun, tapos na yung work. Pero since yung puso ko nga is nasa pagnenegosyo din, kaya naman ako nag-apply ng work from home is para masustain din and masustain yung mga gusto ko pang i-fulfill sa aking business na kailangan may pang-suporta din at the same time. So alam niyo naman, sa business owner, kailangan meron din tayong side hustle din para masustain yung business. Kasi yun naman talaga yung purpose, para pag nagnegosyo ka, kailangan mo yung alagaan. And hindi pwede na dun ka lang kukuha ng pinaka budget mo para sa lahat. Kasi pag nag-business ka, sobrang daming expenses yan. And ayaw mo naman na mawalan ka ng cash flow. So ayun, alam ko gets niyo ako, mga Mamshies, mga fellow mompreneurs. And ang dami-dami ko talagang gustong gawin ngayong araw, pero parang napagod ako sa buong shift ko. Ang tagal ng oras. Eh, pag ako kasi nag-work, gusto ko nag-focus ako doon. Ayokong pinagsasabay, kasi hindi naman tama yung ganun na meron kang, dapat pag nag-work ka, focus ka doon. And sineset aside ko yung business side. So once na naka-shift na ako sa aking work from home, yung business ko, kahit pa pagre-reply yan sa social media, pag may nag-inquire, binabaliwala ka muna. Hindi muna ako nag-check ng kahit ano sa social media ko. Talagang nakafocus ako sa aking laptop, nag-work ako. And after ko mag-work, dun lang ako mag-proceed, mag-reply sa mga nag-inquire sa social media. And dun lang ako gagawa ng kung ano man na kailangan kong gawin. Sobrang thankful ko din na meron akong staff na nail artist, si Kim, dahil siya yung nagpupuno and gumagawa ng mga hindi ko kayang pagsabayin kapag meron akong shift. So, kumbaga, nakakabawi na lang ako kapag ka naka-day off ako, ganyan. Pero may times talaga na, alam mo yun, lalo na ngayon, na na-feel ko na, oo nga, no, sa, yun din yung dahilan before kung bakit ako nag-resign sa aking work sa BPO as a team leader. So alam ko madaming nag-comment din, marami ding nagsabi sa akin na bakit pa ako nag-resign, eh ando na, parang na-promote na ako and then okay naman yung sweldo and everything. Pero hindi, mindset ko talaga is nasa pagbe-business, and ito yung binigay sa akin ni Lord, ito yung tinanim niya sa akin na biggest why ko kung bakit may purpose ako dito. Alam mo yun, yung parang pagkagising ko pa lang, gusto ko na talagang gumawa ng nails. Gusto ko nang umupo sa table ko, gawin yung kailangan kong gawin sa business.
Pero marami nga akong mga pinagdaanan. Alam niyo naman yan, yung mga na-share ko nung nakaraang buwan, kung ano yung mga pinagdaanan ko na nag-lead din sa akin na kailangan kong mas sipagan. Alam niyo yun. So yun, ewan ko, ang seryoso ko, pero thank you sa pakikinig sa akin. Wala, parang feeling ko lang kapag mommy ka and entrepreneur, tapos at the same time, meron kang side hustle, specifically, meron kang work, either nag-work ka sa office or work from home, tapos at the same time, gusto mong mag-succeed yung business mo. Ang hirap, no? Ang hirap pagsabayin. Kayo ba? Sino ba sa inyo yung mga kagaya ko na mom entrepreneur na merong work or merong side hustle? Paano nyo nagagawang pagsabay-sabayin? Actually, kanina, after ko mag-work, ang dami nang nakaplano, ang dami nang naka-line up na gagawin ko for my business kasi yun yung routine ko. Pero may times talaga na parang gusto ko nang ipahinga na lang muna yung mata ko, yung katawan ko, gusto kong umidlip or what. So, ang ginawa ko kanina, dahil parang feeling ko ang tagal-tagal ng oras, eh may mga kailangan pa akong tapusin for my business. Ayaw na ayaw kong mapapabayaan yung business dahil lang na naghanap ako ng work from home. Kasi, bakit ba ako naghanap ng work from home? Dahil gusto ko masustain yung business dahil mahal ko yung negosyong to. And meron ako malaking pangarap for the business, for the company, for the brand. So, kailangan natin magsipag. And laging pinapaalala ko sa sarili ko yung biggest why. Bakit ako nagsimula? Bakit ko to ginawa? And hashtag, ginusto ko to. So, ayun, kailangan kong sipagan at trabahuhin kung ano man. Wala, na-share ko lang sa inyo mga mommy, baka kasi meron din sa inyo. Alam ko marami rin sa inyo na, syempre yung mga viewers ko, mommies, marami rin sa inyo mom entrepreneur, mga mompreneur na kagaya ko. And kung meron man sa inyo na nakakadanas din minsan ng, alam mo yun, stress. Hindi ko masasabi depression kasi sobrang lalim ng word na depression. Pero minsan, sige, sabihin na natin na minsan, madalas, nasi-stress ka kung ano pang dapat mong gawin or kung anong dapat mong unahin, paano mo pinagsasabay-sabay. So, yun nga, kanina, para magising yung diwa ko kasi talagang parang antok na ako after shift. Parang sa dami pa na kailangan kong gawin sa aking business side naman is hindi ko maumpisahan dahil nga yung diwa ko, parang gusto ko ipahinga yung katawan ko. Gusto ko matulog, pero buti na lang bukas ay aking day off. So, ewan ko ang seryoso ng aking vlog, pero thank you sa mga, sa pakikinig mga momshi. And kaya natin yan kung ano man ng pinaglalaban natin sa buhay. Hihingi lang tayo ng guidance kay Lord. Alam ko, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. And kung nasaan tayo, kung anong ginagawa natin, galingan lang natin, sipagan natin para maabot natin yung mga pinapangarap natin and yung pinaka-goal natin kung bakit natin ginagawa, kung ano man yung ginagawa natin. Ito yung pinapanood ko ngayon, guys. Young Sheldon. Could you watch her for a little while? Ayan. Pero, dito ka mag-assignment, love. Mag-assignment muna si Prime. Tutulungan natin si Prime sa kanyang assignment. Can you move this? Okay. Oopsie. Can you put my tablet in the sofa? At itong iPad na to ay si Prime na talaga ang gumagamit. Binilang ko siya nung case. Itong red, favorite niyang color. Siya na talaga ang gumagamit ng iPad. Ayan, pinalitan niya nga yung wallpaper nito. Marunong na magpalit. O, diba? Yan na, kanyang-kanyang. Marunong na yan mag-download. Alam niya na yung aking password. Naka-set up na din siya ng Face ID. So, mga kabataan ngayon talaga, no? Talagang gadget, eh. Hindi ko rin kasi mapigil. Kasi alam niyo naman na mga busy moms. Talagang minsan nakakatulong rin na, minsan kapag busy ka, alam mo yun, mag-iPad-iPad muna sila, manonood sa YouTube Kids, ganyan. Pero dahil may school si Prime, hindi naman siya buong araw na nakatutok sa kanyang gadget. Talaga namang may oras din ang kanyang gadget, may oras din yung tulog niya.
pag 7 o'clock, ayan, time to sleep na yan. So, yan. Yun naman ang kagandahan kapag nag-aaral na ang mga bagets. Dahil may time na sila, meron na silang, may time limit na ang kanilang screen time. So, ayun. Okay, what are you gonna do? Write the correct number word. Oh, you will write the correct number. What is this number? Zero. Can you write zero? What's the spelling of zero? Z. Okay. How do you draw Z? Z. How do you draw? How do you write letter Z? Z. Very good. Next. Pina-practice namin si Prime kasi for now, yung sulat niya medyo hindi lang pantay-pantay. Kasi wala pa naman silang pinaka-proper writing. Nursery pa lang siya. Pero happy kami sa kanyang progress. Dati hindi niya madiin yung kanyang pagsulat ng pencil. Pero ngayon na yan, natututunan niya na to push habang sinusulat tas nadidiinan na niya. So malaki ang progress ni Prime. Talagang need more on practice siya sa writing para mas maging pantay-pantay and maayos yung kanyang penmanship. Pero ayun, magki-kinder pa nga siya sa pasukan. So alam ko, ngayong bakasyon, yun yung aming tututukan ng pansin. And nakakabasa na rin si Prime ng tuloy-tuloy sentences. Can you read this? Can you read this? This is your next assignment. I see the cat. I see the bed. I see the pen. I see the dog. I see the bug. And only. Okay, can you open it? I think it's mine. What is this? What? It might be my turtle. Are you sure? Yeah. Okay. Is it yours? Oh. Wow. Where's the head? Is it gonna fit? Maybe not. What are you doing? What's the... You're showing it to them? Yeah. Look. It's hard. You want to... They're checking him. Yeah. Ayan si Prime. Dala-dala yung bagong niya. And maghahanap lang kami ng merienda. Ba't dala-dala mo yung pagong mo? Because I like it. Anong name ng pagong mo? Chase. Chase. Kinukumpleto niya ang pangalan ng Paw Patrol. That's only not a lot. Because they can't fit. Ilang pares eh. Wow. Pang montanya yung lasa natin. I want this one and this. This is a huge slice. Yeah. I guess I need only one. Thanks.
Araw din ang pagdedebosyon sa mahal na ina ng laging saklolo. Sa kanyang dilika, ang pagtatanan siya'y nahahabag. Hindi pa ako nagkakape. Meron kasi ako naisip na idea na gusto kong magpagawa ng PR box. So, gagawa lang ako ng plano kung anong size yung kailangan ko for my box. So, wait lang mga mamshi. Pwede ko namang i-ganito. Bye-bye, Mom! Take care. Ang aming turtles, Flippy, Zuma, and Sky. Ayan, dyan muna sila kasi nililinis yung aquarium. Ayan. Ito ang kanilang aquarium. Lilinisan lang. Ito yung buhangin. Ayan. Magkakape muna ako mga mams. Kasi rest day ko sa aking work from home. So, focus muna ako sa prime nails today. Kape-kape muna. So, ito. Ngayon ko na lang uli iyon to. Kasi ayaw ni Pao ng amoy. Ayaw niya ng amoy ng aking napiling scent. Which is yung Okada scent ata. In order ko sa Shopee. So, humingi ako sa kapatid ko ng scent. Yung kanya ay yung floral scent. So, ayan. Ready na akong mag-work for prime nails. And mag-unbox muna ako. Magko-content muna ako unboxing video. Ayan. Si Prime ay nahatid na sa school. So, habang nasa school si Prime, mag-work-work muna tayo for our business. Ayan, mga mamshi. Ako ay nagdi-daily mass. Tapos, uupo na ako dito. Mag-work na ako for Prime Nails. Gagawa ko ng Shopee orders, mga mamshis. Take care, mga moms. Work lang. Hi. My fellow achievers. Dear teacher and our school administrator. Oh, one more. Tuloy. My fellow achievers. Dear teacher and our school administrators. Very good. Family and friends. And those who have gathered here today. I'm so happy to be here standing in front of you to celebrate this special day, our recognition day. Okay, one more. My fellow achievers,
dear teacher and our school administrators. Honored guests, family and friends, and those are who have gathered here today. I'm so happy to be here standing in front of you to celebrate this special day, our recognition day. Okay. Make learning fun, and thank you for being the love and support teacher. Angel is the best. I also want to thank my wonderful classmates. I have so much fun singing, dancing, playing, and learning with all of you. Thank you, thank you to Mommy and Daddy for sending me to this outstanding school, the Lamia Learning Center. I'm excited to keep learning and growing, and I can't wait to see my next school adventure. And I almost especially do our dear Lord for guiding us from the beginning of the school year. I'm up to this day that we have received the fruit of our hard work. A choice again. I am prime teacher. I could cherish achiever of academic at the beginning a year 2023-2024 of the Lamila Learning Center. Thank you and good day. Happy Recognition Day. Okay. Oh, I'm sorry. What do you like, Ma? I've always seen pictures of these things, but when they get massive as well, they keep the 2.8 down. Very driving. Yeah, deep too. This is a job. My fellow achievers, dear teacher, and school administrators, honored guests, family, and friends, and all those who have gathered here today. Hey, Mom, she's... Ito ang aming turtle, si Flippy. And si Flippy. And itong dalawang bago ay si... Ito, laruan lang ngayong nandyan. Nilagay ni Prem. Si Zuma and si Sky. So, bale, tatlo ang aming turtle. Ayan. Nasaan na yung isa? Yan yung isa nagtatago sa likod. Si Sky. Are you done? Ayan. Sobrang linis ang tubig. Bagong palit. Hello! Hello, Zuma! Nakatitig siya. Hi, Zuma. This is Ka. Ito si Flippy.